Merong, sino unang magtatanong, Lovely? Si Miss Mary po, tapos followed by Sir Joey and Miss Arlene. Ah, okay. Sige, si Mary. Mary, kamusta ka, Mary? Good morning po. Good morning. Hindi ko po sure kung related po, pero nag-join po ako dyan in case po. Kasi dati po, ako po yung nag-message sa messenger. Okay. Dati po, may business po kasi kami na tracking. Okay. During po nung time na yun, hindi na po namin kinaya na ibenta na po dahil po sa needs po ng mga anak. Okay. So, na-ibenta po, eh hindi, wala po kami idea na kailangan po pala. Hindi po close po siya sa VIR. Yung tracking ninyo? Ako yung business po namin po, naka-register po kasi siya. Pa-update po kasi ako ng status. Ayaw po i-update ng VIR from single to married kasi daw po may open case daw po. So doon po lang po nalaman na ganun po pala dapat yung nasa enclosed po ng business. Ngayon nagpa-compute po kami as per advice po nung sa VIR. Okay. Ang cost po nung pinumpute po nung December last year po, nasa almost 400,000 po yung kailangan namin bayaran. Okay. Tapos sabi ko po, hindi po namin tayo bayanin kasi ang laki po masyado. Itinuro po kami sa isang department po, doon daw po kami nakiusap. Kaya na po yung computation, nakikiusap po kami kung pwede pong babaan kasi hindi po talaga kaya. Ang ibinigay po sa akin nasa almost 150,000 po. Sabi ko, hindi po ba pwedeng liitan pa po kasi hindi ko talaga siya kaya bayanan. Ang sabi po sa akin, marami daw, hulugulugan ko na lang daw po yung 150 or ipunin, mag-ipon daw po ako, tsaka ako sila balitan kung may pera na po ako. Kaya lang, hindi ko din po talaga siya kaya buuin yung 150. So, hanggat hindi ko po pinababayaran, tataas daw po yung ulit. Kasi nga po, hindi ko po siya nakaklose. So, tatanong ko po sana, baka may maibigay po kayong advice. Paano ko po siya nakaklose? Kailan ka ba na huminto nung tracking? Mga 2017 po. 2017. So, meron kang COR dyan ng 2017. Lahat po ng dokumento ko po nabasa po ng umulan po nagbaha po sa amin. So, okay. So, mag-affidavit of loss ka na lang muna ngayon. Number one yun. Para hindi nahanapin yung 2017 and prior years mo. So, nagsara ka ba sa LGU? Wala po talaga kami ginawa kahit ano po. Pero hindi na nag-stop lang po kami bigla. Tapos wala na po. Gawin mo. Magsara ka sa LGU ngayon. Kasi kahit isara mo sa BIR yan, hahabulin ka pa rin ng LGU. May problema ka pa rin. Magpa-execute ka ng affidavit sa barangay na sarado na kayo since 2017. Okay, so sa barangay, sarado na rin kayo. Yun ang maganda ron. So, ang sinosolve natin yung problem mo, tatlo yung tatamaang government agencies. Barangay, LGU, yung Quezon City, for example, or Manila City, tsaka BIR. So, nagawa mo na yon, di ba? Nakakuha ka ng certificate, nag-apply ka ng closure sa LGU. Patatakan mo yung application mo ng closure. Kahit hindi pa kino-close yan, pag natatakan yung closure application mo, considered close na yan. So, ngayon, etang problema natin, meron kang, sabi ng BIR, ano sabi ng BIR uli, Mary? Penalty po. Penalty para sa? Kasi po, hindi, since nag-stop na po kami, wala na po kami sinasubmit na document. Oh. Every month po na sinasubmit, tapos yung may quarterly po, tsaka may yearly, tapos yung may renewal po na babayaran. 500. Wala na. Opo. Okay, ganito gagawin mo. Yung 500, bayaran mo. Yung mag-0605 ka, starting 2018 hanggang ngayon, 2023. Bilisan mo. So, ibig sabihin, 0605, 2018, 28,
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Kaya mo bang bayaran yun? Mga 3,000 plus ata yun. Pilitin mo. Di magbayad ka ng 500. Huwag ka nang dumaan sa BIR. Mag-EBIR form ka. Tapos, bayaran mo either sa mga app. May mga app na pwedeng magbayad, di ba? Yung mga nasa cellphone. Print mo na lang, print screen mo na lang yung payment mo. O, tapos, yun muna gawin mo. Pareceive, gumawa ka ng letter, pareceive mo sa BIR, nabayad na yung 0605 ng 2018 hanggang 2023. O, next. Gumawa ka ng letter ngayon, i-attach mo doon sa 1905 mo, BIR form 1905, na close na yung business mo since 2017. Ganun lang kasimple. Pareceive mo sa RDO. O, yun yung number 2. O, number 3, ang problem mo is open cases. Isipin mo na lang na umuulan, bukas yung bintana mo, ano gagawin mo? Papasok yung tubig pag hindi mo, ano gagawin mo sa bintanang bukas? Isara mo. Paano sinasara? Haatakin mo yung bintana, tama ba? Pag nagbayad ka ba ng penalty, masasara yung case mo? Hindi. Kailangan mag-file ka. Yung penalty para sa criminal liability. Yung pagpa-file ng return is a civil liability. So, mag-file ka. Paano ka magpa-file? Gagamit ka again ng EBIR form. Mula 2018 hanggang 2023, hanggang ngayon, mag-file ka. File ka lang ng file, zero lang ang nakasulat. Kuha mo? Hindi mo kailangan kausapin yung BIR official. Mag-file ka. So, pag nag-file ka, ano mangyayari doon sa open case mo? I-update po nila na wala po pumapasok ng income. Correct. Magko-close. So, makikiusap ka sa kanila? Hindi. Close ni. Pwede ko po, ibig sabihin, pwede ko pong habulin yung pag-file po ng 2018 hanggang 2023 na zero lang po? Correct. Kasi ang open, ang sagot, close. Okay po. Kasi kinumputan po ko ng... Iba yon. Subsequent event eh. Kahit kumputan ka niyan, hindi naman makuklose yun eh. Dahil open, ang binabayaran, ang gustong niyang gawin, yung criminal liability, i-compromise mo. Kaya ka pinagbabayad ng compromise payment. Nasabi nila 400 tapos naging 150 tapos naging installment mo na lang. Ang pinagbabayad sa iyo yung criminal aspect pero yung civil aspect hindi nire-resolve. Kasi yung criminal ay nagmula sa civil aspect, yung non-filing o yung open cases. So kung i-close mo yung open case, mawawala yung criminal aspect. O, hindi wala ka na babayaran. Kasi hindi naman po nila sinadjust sa akin po. Inumpyuta na lang po ako agad. Hindi ka tutulo, Mary. Hindi ka tutulungan ng BIR, hindi sila social welfare, hindi sila DSWD. Okay? So, ako, nagdi-DSWD ako ngayon. Tinutulungan kita. So, marami ng tao na sumunod, nasa sa'yo kung susunod ka sa akin o hindi. Susunod po ako kaya po. Diba? So, yun lang ang may tutulong ko sa'yo at kailangan mong tulungan ang sarili mo, Mary. Gawin mo yung nararapat, legal, walang bribery, wala lahat. Gawin mo yung sinabi ko sa'yo, legal lahat yan. At saka ito ay nire-record ko ngayon para kung sakali mong gusto mong panoorin ulit sa YouTube, humingi ka lang ng link kay Lovely para maulit-ulit mo.
para po ma-reverse po ako, para step by step po siya magawa. Oo. Okay, tapos kuyan, after that, kung gusto mong bigyan ng BIR yung mga i-file mo through electronic BIR form, pwede mo silang bigyan. Diba? Pwede yung i-print mo, gawa ka ng covering letter, transmit a letter, para si mo sa kanila, tapos na. Thank you po. May tanong ka pa, Mary? Wala na po. Sundin ko po muna to, yung sinabi niyo po sa akin. Thank you po. Salamat. O, sige. Andito si Joey. Joey, magaling na CPA itong si Joey. Joey, kamusta ka? Good morning po, sir. Nice to meet you. Pag yung mga taga, kung nanonood yung mga taga Bataan, ha, si Joey ang pinaka batikang CPA dyan. Kunin nyo yan. Thank you po, sir. So, Joey. Ito po yung tanong po, sir. Early second quarter on May 15, I updated my COR to back after my sales exceed the 3M threshold. Okay. However, all my government sales were invoiced by union VAT invoice. Thus, all my 2307 from the government were withheld by 1% percentage tax. My question is, can I treat my government sales from April to May 14 as VAT exempt because I was not a VAT registered by then? And the invoice that were issued are non-VAT. Further, what I know is that a non-VAT registered is considered as VAT exempt. Thus, my sales is considered as VAT exempt, and only the government sales from May 15 onward can be considered as VATable sales. Thanks for the enlightenment. Okay. So, voluntarily is nag-register siya as VAT taxpayer on May 15. Ibig sabihin, sa mga susunod na araw, May 16, yung transaction niya ay value-added tax, whether he like it or not, di ba? So ngayon, nung May 17, nagkaroon siya ng sale sa government. So, yung sale niya sa government is dapat VAT na, pero ang nangyari, nag-issue siya ng non-VAT receipt or non-VAT invoice. Actually, sir, may mga April niya, tsaka May pa, tsaka March pa, non-VAT pa rin po yun eh. Oh, walang problem, basta yung March, April hanggang May 15, non-VAT yun. Not exceeding 3 million, di ba? Oh, so wala tayong problem doon. Talagang ide-declare mo yon as non-VAT at ang withholding agent na mismong gobyerno ay nag-withhold ng 1% dahil sa create law sa percentage tax. O di, ay magpa-file na lang siya ng percentage tax from January 1 hanggang May 15. Yun yung cut-off eh, ng na percentage taxpayers eh. Sir, ano po, marim po siya ano, sumobra na po siya sa 3M yung mga government sales at that time. So ibig sabihin nung ang pag-usapan muna natin, Joey, mula January 1 hanggang May 15, overstated na yung kanyang sale ng 3 million. Opo, medyo opo, may overstated sa government sales. Ano po? Pero yung government sale ba kailan na receive? Yun ang tanong eh, kasi nagkaroon ka sir, naka-invoice na po siya ng before VAT, naka-invoice na non-VAT. Correct. Ano ba yung negosyo dyan? Supplier ba siya ng goods o supplier siya ng services? Computer sales. So, computer paraphernalias, katulad ng laptop. So, nag-issue siya sa government ng mga sales invoices sa goods. Ibig sabihin, seller siya ng goods. So doon sa so, nako, edi subject sa VAT 'yon. Yung buong January 1 hanggang May, hanggang ngayon. Kahit na nag-register siya ng May 15. Kasi may violation siya, sabi ng batas, bago mag-umpisa yung year, sabihin mo na sa amin kung ikaw ay magbabat o hindi, ano yung estimated mo. Pero sir, ako ay nag-exceed lang siya ng April na po siya nag-exceed. Kahit na, Joey.
bago mag-exceed ang sabi. So kahit na tenure niya yung kanyang yung kasi dalawa yung aspeto eh. Kailan ka ba dapat change ng status from non-VAT to VAT? Sabi, before ma-reach mo yung threshold. So pag nag-reach ka ng threshold, ano mangyayari sa iyo na hindi ka nag-register o nag-change ng status from VAT to non-VAT? Yung sale mo mula January 1 hanggang ngayon, sabihin na natin, eh, masasubject sa VAT. Kahit nagbayad ka ng percentage tax. Kasi ang sabi ng batas, sa simula pa lang, magsisimula na tayo, ha? Mag-declare ka na kung ikaw ay VAT o non-VAT, i-estimate mo na. So, hindi mo na estimate, eh di ang batas mag-a-appear, 12% ka. Ganito dapat ang diskarte dyan, Joey. Late filing, nagbayad ka ng penalty. Late filing, late registration dapat ang in-apply mo. So, ibig sabihin, nag-register ka ng March late registration. Ang nangyari dyan, in-accept mo yung batas by estoppel. Yun ang solusyon niya, sir. Sa mga ganyang klaseng transaksyon, mag-late filing ka, payad ka ng penalty. Okay lang yon kesa yung buong taon mo masubject sa VAT. Inaalaw naman ng batas yun eh. Sir, ganito naman po. Paano naman po yung mga 2, 3, 7? Kasi nga po, normally, late po sila magbayad eh. Late po sila magbayad. Kaya nangyayari yung mga 2, 3, 7, nakabat na po kami. Tapos, yung 2, 3, 7, pag dumarating sa amin, in 2023, atong ano pa rin po eh, percentage po, pwede po po magamit yun? Eh kasi nga, yung status mo sa government, hindi pa nababago. At wala ka pa kang ebidensya na nabago yun. So, unang-una, i-inform muna yung government na VAT ka na para tama yung withholding tax i-remit nila sa'yo. Yung number one. So, yun muna gawin mo. Number two, yung question mo na pwede ko bang magamit pwede. Deductible yan, pati yung binayad nyo na percentage tax sa value-added tax liability nyo. Deductible. Deductible po. Meron akong YouTube video. Diniscuss ko yung assessment tungkol sa VAT threshold. Nandun doon yung computation ng BIR. Sa computation ng BIR, yung percentage tax na binayaran ng taxpayer, dinidact doon sa VAT due dahil hindi nga nag-register yung taxpayer. Sabi nila, dapat daw po, yung same type? Hindi. Erroneously paid tax kasi yan, sir. Erroneously. Tsaka ang tawag kasi sa mga withholding tax deposit eh. So, pwede mo siyang i-apply. Pwede yan, sir. Okay. Siyempre, sasabihin mo na sa letter mo. I-invoke mo yung right mo. Right kasi yan. Right to claim. O, di invoke mo. Nasisip ko nga po yung gano'n, hindi yung advance payment eh, bakit hindi nila yan, tapos may kailan, kaya nga po ako na-chance ko po yung yung Facebook. Salam sa Diyos po, na-chance ko yung Facebook. Sige, ganun muna gawin mo, Joey, para matulungan mo yung mga taga-bataan. Kailangan ng bataan si Joey. O, may question ka pa? Wala po muna, sir. Thank you so much. Salamat. Salamat na. Nice to see you, Joey. Si Arlene naman. Pakinggan natin si Arlene. Arlene, kamusta ka, Arlene? Hello, Arlene. Hello, sir. Good morning. Kamusta ka? Mabuti po. Ay, ano to? Mga baby mo to, apo mo? Mga pamangkin
Ah, pamangkin mo. Mahal mo yung pamangkin mo, ha? Mahal po, anak sir, eh. Ah, ganun ba? Okay, good dyan, good dyan. Apo. Sir, yung bali yung concern ko po kasi, hawik po nung kay Ma'am Marigold. Nung, yung business ko po kasi, ano lang ba, store lang, yung kiosk. Okay. Parang mga palamig-palamig, mm-hmm. Powder na lang ako mm-hmm. Ngayon. Mm-hmm. So, nakapag, ano po ako na 17, na 18, 19, nag-stop po ako na, ano sir, siguro mga first or second quarter na 2019. Mm. Nang mag-file na kung ano, may 1701, 1701, Q. Ah. Ngayon sir, yung ano ko kasi rental, tapos nag-ano po ako ng parang branch. May 001 ako, may 002. Okay. Mm-hmm. Noong time po na yun, kung baga nakakita kami ng maupa, maliit na pwesto. Mm. Eh sir, yung kung anong mag-close kami dahil yung mga pwesto na yun, nasama siya sa whitening. Okay. So, tinanggal na kami. Pero before pa po nung ma-whitening siya, kumbaga umalis na po kami, binigyan na kami ng, kumbaga, limit na alis na kayo dyan. Okay. Meron kayo nun. Hawak mo yung dokumento na yun. Wala sir, parang notice lang sa ano na, para lang kami, inano na, umalis na. Eh, nag-stop na rin kami sir, before pa mag, ano yung, po na yun. Yung time na yun. So, hindi ko na po natuloy yung pag-upa, pagtitinda, tsaka yung pagpa-file sa kanila. Hmm. Ngayon sir, ako, pero hindi pa naman po ako napadala ng letter. Hmm. Eh kahapon pa lang po ako yun nga po, marami na po akong open cases, nasa 100 plus na. Hmm. Ngayon sir, yung tungkol kay Ma'am Mary po, di po yung mag-close sa LGU. Hmm. Pagka po na-close kami sa LGU, sir, tutubos kami ng 0605. Oh, bayaran nyo kasi 0605. Kasi unang-una, tax evasion yun eh. Pag hindi mo binayaran yun. Eh, tutubos po ako ng simula po nung di ako nakatubos. 2020 po ako nag-strike na hindi nakatubos eh. Oh, yun. Bayaran mo yun. Apat na ito, sir. Opo, pag nabayaran ko po ito, pupunta po. Hindi, gawa ka ng letter na binabayaran mo na. I-attach mo yung validated to 0605. Ah. Tapos, parisim mo lang. Wala kang kakausapin. Parisim mo lang. Para po, ma-stop na yung, kumbaga, yung succeeding pa na mga files ko. Hindi ma-stop hanggang hindi ka nagko-close. Ang sinasabi lang natin dito, nagbayad ka ng 0605 sa mga years na hindi ka nagbayad. Para hindi ka kasuhan ng tax evasion. Ang susunod mong gagawin, gumawa ka ng letter na close na 'yan. Apo, pa-receive mo sa BIR. Apo. Pag na-receive ko na, sir. O di i-stop na 'yon. I-stop na 'yung pag-generate ng bagong open cases. Apo. Oh, 'yun 'yung pangalawa mong gagawin, ha? Apo. Oh, ano 'yung pangatlo? Yung magle-letter nga, tapos yung ano sir, yung di ba po, pag naghahang ako. Pagka po na-receive na nila, na-stop na nila yung pag-degenerate ng ano ko sir, magbabayad ako ng mga naiwa kong open cases. Ang sabi ko kay Mary, i-close. I-close. Kasi kahit magbayad ka, hindi pa siya close. So, paano i-close? Magpapile po ako. Correct. Magpapile ka ng... Gagamit... Sa internet din. Internet. Hindi mo kailangan kausapin ng BIR. Internet lang. Okay po. So, ang pagbabayad... Ang pagbabayad din... kasi pag-file mo nun, wala ka naman babayaran. Kasi puro zero eh. Apo. O, di pag na-file mo na yan, di close na yung open cases mo. Ang pinag-uusapan na lang dito, yung criminal aspect. Hahabulin ka ba ng BIR sa criminal aspect o hindi? Madali na yon. Kasi nag-generate nga ng criminal liability, yung civil liability na hindi pagpa-file ng return. Sa mga katulad nating mga marginal income earners, hindi na tayo hinahabol. Baka hindi mo na nga bayaran yung 100,000 mo eh. Si Mary, baka hindi niya na bayaran yung 150,000 niya eh. O, di close na yung ano mo. Sir, pag nag-file ako dito, sir, sa ano, kung saan na siya
magpa-close na. Correct, correct. Yes. Eh, yung mga books of books namin, sir, yung visit, hindi na namin kailangan isuko kay Bia. Hindi. Sa'yo yun eh. Pag nag-audit sila, kailangan mo lang i-present. Pero kung isusuko, wala namang sinabi sa batas na isusuko kasi hindi ka naman nasa gera eh. Para isuko yun. Kasi sir, basta nakatanong ako nga kahapon sa Balaka. O, kailan kay Joey ka pala ha? Kailan Joey ka? Si Bataan ha? Oo, Balaka po. Oo nga po. Na ano nga po. Eh lang sir, kaya akong baga, na-enlighten din po ako dun sa ano po. Kaya kahit kanina nga po madaling araw, chat po ako baka ako may Islam. Oo. Sige. Kaya salamat sir. Salamat po ng Oh, eh, panoorin mo na lang ulit ito sa YouTube. O, at saka kung may kaibigan ka na ganyan din ang problem, eh, share nyo na lang yung link para hindi na mapaulit-ulit akong atata. Opo, salamat. Sige. May tanong ka pa ba, Arlene? Wala na, sir. Salamat po. May sasabihin ka naman, lovely. Sir, pwede po ako magtanong? Oh, sige. Si lovely rin pala, magtatanong. Ayan po, sir. Kasi may nagtanong po sa Facebook page natin. Okay. Opo. Tapos, ito po yung question niya, sir. Okay. Hello po, sir. Ganito po. Non-VAT registered po kami as contractor service ngayon po. Pag may client po kami na nagkakahalaga na 50,000 above or 500,000 above or 1 million above, magkano po ang i-add namin na VAT inclusive 3%, 8%, or 12% po? Unang-una, registered sila as non-VAT. Eh, bakit sila mag-a-add ng VAT? Ang VAT ay para sa mga VAT registered. O di, hindi, X na yon o exit na yon. Pwede silang mag-add ng 3% kasi percentage tax sila. Yun yung sagot. Hindi po, sir. Bali, may sinabi po siya after yun. Sir, yung nakausap ko po naman po, na-retired na po sa DIR, ang sabi po, 3% pag sa service as contractor construction pag non-VAT registered po. Gusto ko lang po malaman kung add ko po sa client namin kung ang total po ay 80,000 plus 12% VAT po ang ilalagay ko, hindi po 3%. Hindi, mali yun. Ang add lang niya, 3. Para ma-recover niya yung 3% percentage tax. Kasi again, hindi pwedeng mag-add ng 12% ang mga non-VAT registered taxpayer. Bawal yun. Yun lang naman po. Ah, okay. O, meron ka pa sasabihin sa mga ating nagtataas si Arlene. Arlene, sige. Sir, last question. Yung pong mga open cases, yung pag pinayo ko to, pwedeng bintana lang? Oo, oh, pwedeng sabay-sabay. Hindi naman sabay-sabay. Pwedeng isang araw gawin mo lahat. Opo. Mm-hmm. Ayun, sir. Okay. Salamat po. Lovely, may sasabihin ka pa? Wala naman po. Invite ko na lang din po sila sa event natin on November 6 and 9 po through email po. Okay. Sige. So with that, nagpapasalamat ako sa lahat ng nagsi-attend sa araw na to. At sana pagpalain tayong lahat ng Diyos ng may kapal. At kung tayo ay mayroong pagkakataong tumulong sa kapwa Pilipino natin, please, tulungan ho natin ang bansa. Tulungan natin ang ating kapwa Pilipino. So with that, peace and happiness be with you for life. See you later. See you, lovely. Joey. Thank you, sir. Thank you. Thank you, po. Salamat.